Now, bago ho natin simulan ho na pagbulay-bulayan at himay-himay na mga pangalan na nabanggit ho dito, nais ko muna po ipaliwanag in Romans chapter 16 kung ano po yung pinakatema ho nito. We could say that Romans chapter 16 being the last chapter of the book of Romans ay nahati po sa mga ilang bahagi. Unang-una, yung pag-aaralan po natin ngayon kung lolobin po ng Diyos, mula po sa talatang 1 hanggang 16, ito po yung mga bate ni Pablo na pinaparating sa mga taga-Roma. Mga bate ni Pablo na nais niya iparating sa mga taga-Roma. However, pagdating po sa talatang 17 hanggang talatang 20, ito po ay tumutukoy po sa babala ni Pablo sa mga huwad na tagapagturo na maaari magwawasak at magsisira ng kanilang pagkakaisa bilang ministeryo, bilang kinatawan ni Kristo. So ulitin ko ho, mula po sa talatang 1 hanggang 16, ito po yung pagbati ni Pablo sa pamamagitan po ng mga ilang kapatiran na nais niya iparating at ipaabot sa mga kapatiran na taga-Roma. However, pagdating po sa talatang 17 hanggang talatang 20, ito po yung babala ni Apostol Pablo sa mga kapatiran patungkol po sa mga huwad na tagapagturo na may nais na magwasak ng kanilang pagkakaisa. At pagdating po sa talatang 21 hanggang 23, ito po ay tumutukoy sa pagbati naman ng mga kasama ni Pablo na nais ipaabot po nila ang kanilang bate sa mga taga-Roma. At pagdating po sa talatang 25 hanggang 27, ito po yung masasabi ho natin papure na magtatapos ng Book of Romans. Now, sa unang glance ng pag-aaral po of Romans chapter 16, ito madalas po ang nagiging mistake ng mga ilang tagapag-aral ng Book of Romans. Unang-una, bakit napakarami pangalan na binabati dito? Binati yung pangalan ni Phoebe, binati yung pangalan ni Priscilla, binati po yung pangalan ni Maria. Napakarami pangalan na binabati at binabanggit ho dito. Matter of fact, kung pagbibilangin po natin ang lahat ng mga pangalan na nabanggit po in this chapter alone, aabutin po ng 35 names ang nabanggit. Tulad po sa Lumang Tipan, kapag tayo ay nag-aaral po ng Lumang Tipan, minsan na naiisip po natin, anin ko yung mga pangalan na ito? Wala naman ako matututunan dito, napakarami pangalan na binabanggit. Anin ko yung mga pangalan na yan? Ganoon din ang nakikita po natin dito sa Romans 16. Bakit nga po ba mga napakarami mga pangalan na nabanggit? Well, let me give you a survey muna po bago ho natin simulan ho ito. Sa Lumang Tipan, kaya marami tao ho, ayaw po nila basahin ng Lumang Tipan dahil mahaba, maraming impormasyon, at napakarami mga pangalan na binabanggit. Pero kung tatanayin ho natin, saan nagmula ang isang tao? Sino ba yung mga naging ninuno nito? Ano ba yung salinlahe na kanyang pinanggalingan? Kaya binabanggit po ng Biblia ang mga ilang pangalan sa Lumang Tipan upang mag-prepare sa darating na Mesiyas, which is Christ. And when you read the New Testament, lalo na po ang Book of Matthew, chapter 1, bakit iuumpisain ho tayo agad ni Mateo na itong Jesus ay nagmula sa mga ilang tao tapos ilan mga pangalan pa ang nabanggit? Dahil sa kultura po ng mga Hudyo, upang masiyasat at maging katibayan sa kanila na itong Jesus ay yung Mesiyas nga, kailangan alamin muna kung saan siya nanggaling. Kaya binabanggit yung mga pangalan. Gayunpaman, hindi lang po yun ang rason kung bakit binabanggit din po ang mga ilang pangalan sa Biblia. Minsan, ang pagbanggit po ng mga ilang pangalan ay nagbibigay po ng idea sa mga readers of the text na ito po yung mga naging, we could say, faithful na manggagawa na kasama ni Pablo. Halimbawa, kung babasahin po natin ang 2 Timoteo 4, makikita po natin na si Pablo ay gumagamit ng pangalan para lamang to inform the church sino yung mga nakasama niya at sino po yung mga hindi niya nakasama. In 2 Timothy chapter 4, simulan po natin dito sa talatang 9. 2 Timoteo 4, talatang 9. 2 Timothy
chapter 4, beginning at verse 9. Sabi po na salita ng Diyos, "Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon, dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Papunta rin na dalhin niya ang balalbal ko na iniwan kay Carpo sa Troas. Dalhin mo na rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat ng hayop." Now, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 19, "Ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Osinoforos. Si Erastos ay nananatili sa Corinto at si Trophimus na may iniwan ko sa Miletus dahil may sakit siya." So ngayon, kung titignan ho natin mga kapatid, bakit kailangan banggitin ang mga pangalan na ito? Sino po ba yung mga taong yan? Well, ayon po sa mga nabasa ho natin, yung mga pangalan ho na yan, kailangan banggitin upang malaman ng iglesia sino yung mga kasama ni Pablo na nagpapatuloy. At yung mga taong hindi na nagpapatuloy. At yung mga kapatiran sa kanilang kalagayan kung mabuti ba o hindi mabuti ang kanilang kalagayan. Kaya nagbabanggit po siya ng mga pangalan so that the church is aware. Now, when we get to Romans 16, maaari maitanong ho natin, ano ang rason at layunin ni Pablo kung bakit po siya nagbabanggit ng napakaraming pangalan just in this chapter alone? So ngayon, aalamin ho natin. Simulan po natin dito sa Roma 16, talatang 1. Romans chapter 16, beginning at verse 1. Hihimay-himayin po natin yung mga taong ito at aalamin natin kung bakit sila binanggit. Romans 16, verse 1. "Ngayon nais kong ipakilala sa inyo ang kapatid natin, si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia sa Kenkrea." Now, ang unang binanggit ho dito ay isang babae. Pangalan po niya is Phoebe. Now, bakit po kailangan banggitin ni Pablo itong Phoebe na ito? Well, there are a couple of reasons. The first one being, dahil si Pablo po ay nabilanggo, most likely, para lang maipaabot ang kanyang liham o sulat, may kailangan na gamitin para ihatid ang sulat na ito. Ngayon, ang naghatid ng sulat na ito, ayon po sa talatang 1, is most likely si Phoebe, isang tagapaglingkod. Now, it's interesting kasi yung ginamit po na salitang naglilingkod is the same Greek word na ginagamit po sa salitang deacon. She is a deacon, kaya lang babae. Minsan, ang deacon ay tumutukoy po generally sa mga tagapaglingkod sa loob ng iglesia. Pero may mga deacon din na binabanggit po sa Biblia na tumutukoy sa very specific office na binabanggit sa 1 Timoteo 3. So most likely, ang tungkulin po ni Phoebe is just a simple servant in the church. She is a servant in the church. Ngayon ho, saan ho siya naglilingkod? Naglilingkod siya sa iglesia sa Kenkrea. Na kung titignan po natin ang lugar na ito, ang Kenkrea mga kapatid, it is said, ito po ay isang seaport na malapit sa Corinto. Isang seaport na malapit sa Corinto. Kaya there are some who believe nung inisusulat po ni Pablo ang Book of Romans, he may have been in Corinth during this time. Kaya naman nabanggit ho dito, Kenkrea, kasi dyan po nanggaling si Phoebe. Now, ano po ba ang meron si Phoebe kung bakit po kailangan siya banggitin ni Pablo? Talatang 2. "Tanggapin ninyo siya bilang kapatid sa Panginoon, gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal ng Diyos. Tulungan ninyo siya sa anumang kakailanganin niya, dahil marami siyang natulungan at isa na ako roon." So ito pala ho ang dahilan kung bakit po nabanggit ni Pablo si Phoebe. If you can remember mga kapatid,
nung binasa po natin yung mga ilang sulat ni Pablo, pag nagbabanggit po si Pablo ng pangalan, it's either negative or positive. Halimbawa, mag-ingat kayo kay Hymenaeus. Mag-ingat kayo kay Alexander. Bakit siya nagbabanggit ang pangalan? Upang maingatan ang iglesia sa mga taong sumisira ng kanilang pananampalataya. Furthermore, nagbabanggit din po siya ng pangalan tulad ng Demas. Iniwanan niya ako. Si Lucas lang ang nananatili kasama ko para ma-inform ang iglesia sa kanilang paghahayo, may mga nagpapatuloy at may mga nag-iwan na kay Pablo. So here, nakikita ho natin ang rason ng pagbanggit ni Pablo ng mga pangalan. So bakit naman po niya binabanggit ang pangalan ni Phoebe? Kasi sabi ng Biblia, siya'y tumutulong sa marami at bahagi na rin ako dito. Nang ibig sabihin, marami nang natulungan si Phoebe dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. So ano po ang utos niya sa iglesia? Tanggapin niyo ang kapatid na ito. The word tanggapin is another way of saying receive into your home. Love her, take care of her. Bakit? Naglilingkod siya sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod niya sa mga kapatiran at mas lalo na kay Pablo. So si Phoebe ay isang matinding lingkod ng Panginoon. So ang unang pangalan binanggit dito ay hindi lalaki kundi babae. Makikita ho natin mamaya kung bakit babae ang kanyang inuna. So this is the only time na binanggit po yung pangalan na Phoebe. There's nowhere else in the New Testament na binabanggit po ang kanyang pangalan maliban lamang dito sa Roma 16, talatang 1. Pagdating po dito sa talatang 3, nagbanggit po siya ng mga panibagong pangalan. Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila? Sila'y kapwa kong manggagawa kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. At hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. So, hinto muna ho tayo dito. Unang-una, ikamusta ninyo ako kay Priscilla at Aquila. So, pagkatapos po niya banggitin si Phoebe bilang isang maayos na lingkod ng Diyos, may nagbanggit ulit po siya ng dalawang pagklaseng tao. At ano naman po ang katangian ng mga dalawang ito? Sila'y kapwa ko manggagawa kay Kristo Jesus. So hindi pa bigat kay Pablo, mga katuwang ho niya sa pagpapalaganap. So hindi lang ho niya katuwang, pero sabi ng Biblia, itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. So ito po yung binabanggit po ng Biblia, mga tao mapagkakatiwalaan, na talagang maasahan mo na sa gitna po ng kamatayan, handa ho sila mamatay para lang po sa Ebanghelyo. Now, itong si Priscilla at Aquila, si Priscilla po ay isang babae. Si Aquila ay isang lalaki. It is most likely na itong dalawa ay mag-asawa. Hindi magkapatid, mag-asawa. Itong nagtuturo ho sa atin, na napakaganda tignan kapag ang dalawang mag-asawa ay naglilingkod sa Panginoon, iisa ang layunin, iisa ang direksyon, iisa ang motibo pagdating po sa kaharian ng Diyos. Now the first time na nabanggit po sila ay nandito sa Acts chapter 18. Basahin po natin dito sa Gawa 18. Dito po natin makikita ang unang pagkabanggit ng mga ito sa Gawa 18. At simulan po natin dito sa talatang 2. Acts chapter 18, verse 2. Ito po ang sinasabi. Actually, sa talatang 1 para mas buo. Gawa 18, talatang 1. Ito po sinasabi. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontos at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperor Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. So ano po yung nakikita ho natin dito tungkol sa mag-asawang ito? Unang-una, mga Hudyo ho sila. They're Jews. Pangalawa, sila'y mga mag-asawa. Thirdly, kasama po nila si Pablo sa Corinto. Now, teka lang ho.
si Phoebe ay taga Kenkrea, isang lugar na malapit sa Corinto. Si Priscilla at Aquila, taga Corinto, originally mula sa Italia, pero pinalayas ng emperador. Now, what's interesting about this, hindi lang po natatapos ang kanilang impormasyon dito, pero sila po ay naging malaking pakinabang sa isang lingkod ng Diyos na ang pangalan ay Apollos. Na kung titignan po natin dito in verse 18, ipagpatuloy po natin ang basa sa talatang 18, may dalawang talata na babasahin po natin. Sa talatang 18, sabi po dito, nananatili pa si Pablo ng ilang araw sa Corinto. Pagkatapos, nagpaalam siya sa mga kapatid at pumunta sa Kenkrea kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Nagpagupit siya roon ng buhok dahil natupad na niya ang isa niyang panata sa Diyos. Mula sa Kenkrea, bumiyahi sila papuntang Syria. So kita ho natin hanggang Corinto, kasama pa rin nila si Pablo. Pagdating ho natin dito sa talatang 26, basahin po natin ang talatang 26. Sabi po ng Biblia, ito po ay tumutukoy kay Apollos, talatang 26. Hindi siya natatakot, referring to Apollos, hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo nang marinig nila ni na Priscilla at Aquila ang kanilang itinuturo. Inimbita nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. So hindi lang hula pala nila kasama si Pablo lamang sa Corinto, pero mga katuwang din po ni Pablo sa pagtuturo sa mga taong may kakulangan sa aral ni Kristo. So hindi natin masasabi na mga masisipag lamang sila na wala silang alam. May alam din ang mga ito. Mga aral sa salita ng Diyos. Masipag na sa gawain, masipag na sa ministeryo, babad pa sa salita ng Diyos, kaya sila mismo ang ginamit ng Panginoon upang aralan si Apollos. Na kung matatanong ho natin, sino po ba itong Apollos na binabanggit ho dito kanina? It is most likely the same Apollos in 1 Corinthians, kung saan pinagdedebatehan ng mga taga-Corinto, ako ay para kay Apollos. Ako ay para kay Pedro. Ako ay para kay Pablo. It's the same Apollos. Now, kung babalikan po natin ang Romans 16, so ngayon nakita ho natin ang kanilang kasaysayan, ano ho yung mga matitinding ginawa po nila para po sa iglesia at mas lalo na po sa Panginoon? Sa talatang 4, itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. At hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Verse 5, ikamusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Or in English, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. Ikamusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Minsan, nagkakaroon po ng isang filosofiya at pananaw na ang pagtitipon po ng mga mananampalataya ay dapat lamang sa isang malaking building. Kailangan maraming upuan, magaganda ang mga windows, magaganda po ang platform. Ganyan dapat ang church. Maganda dapat ang building. Pero ang sino man nag-aaral po ng Biblia, makikita ho nila hindi napauso yung church building sa mga panahong ito, kundi ang uso po na place ng pagtitipo ng mga mananampalataya ay hindi church building, kundi mga bahay ng mga ilang kapatiran. Magbibigay po ng mga ilang halimbawa. Unang-una, sinabi ho dito, ikamusta ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. So malinaw, ang pagtitipon po ng mga mananampalataya ay hindi sa malaking building na nakikita ho natin ngayon. Kundi in the first century church, ang church service ay nasa loob ng mga tahanan ng mga ilang kapatiran. Pangalawa,
Kung titignan po natin ang unang Korinto, 16. Unang Korinto, 16. Talatang 19. 1 Corinthians chapter 16, verse 19. Unang Korinto, 16, talatang 19. Sabi po ng Biblia, kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asia. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Dahil pareho kayong nasa Panginoon. So inulit na naman, it is well known in the Church of Asia na si Priscilla at si Aquila, hindi church building ang kanilang binili. Nagtitipon mismo ang mga mananampalataya tuwing gawain sa kanilang tahanan. Pagdating po dito sa Colossians Kapitulo 4, may nabanggit din ho, Colossians Kapitulo 4. Colossians 4, talatang 15. Sabi po ng Biblia sa Colossians 4, talatang 15, ikamusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganoon din kay Nympha, at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Malinaw. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha and the church in her house. So hindi na ho binabanggit dito si Priscilla at si Aquila, ibang tao na ho ang binabanggit. And yet, kahit ibang kapatiran ang binabanggit, ito na po naging ugali at gawain ng mga Kristiyano sa ganitong oras at panahon. Nagtitipon po sila na para sa gawain sa tahanan ng mga ilang kapatiran. Pero hindi lang dyan mga kapatid, kung titignan po natin sa Philemon, dito po tayo sa Philemon. Philemon. Basahin po natin verse 1. Philemon. Ito po sinasabi. Sabi ho dito, Philemon verse 1, mula kay Pablo na nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus, kasama si Timoteo na aking kapatid, Philemon, aming minamahal na kamanggagawa sa Panginoon, kasama ni Apphia na ating kapatid, si Acrippus na kapwa nating sundalo ni Kristo, at ang mga mananampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. Now here's the question. Bakit sila nagtitipon sa loob ng mga bahay ng mga ilang kapatiran? Because in the first century Christian church, mga kapatid, maraming mahihirap na mga kapatiran. So, ano naman connection nun kung bakit sila nagtitipon sa bahay ng mga kapatiran? It is precisely because of this, dahil maraming mga mahihirap na kapatiran na mga alipin na ibinigay nila voluntarily ang kanilang mga sarili upang makabayad lang ng utang, they were very poor. So then, the ones that were rich, yung mga mayayaman na kapatiran, kung sino po yung mayaman at malaki ang bahay, pinapagamit nila ang kanilang tahanan para sa mga mananampalataya at gawain ng Diyos. So, si Priscilla at Aquila, there's most likely evidence here, hindi sila mahirap. Mayayaman sila ng mga kapatiran. Kaya madalas nagtitipon sila at gumagawa sila ng gawain dyan po sa kanilang tahanan. So we come to see that hindi na uso yung church building not until 400 years later. Maraming tao masyado masailan. Hindi sila dadalo ng gawain kung hindi maganda ang building. Hindi sila dadalo kung hindi maganda ang maupuan. Halata, very superficial lang ang kanilang pinupuntahan. Hindi salita ng Diyos ang kanilang hinahanap, kundi convenience. Natatandaan ko noon mga kapatid, nung nagkaroon po tayo ng pandemic, may mga ilang bisita noon na talagang sabihin nyo na lang sa amin, kapag may building na kayo, doon na lang kami dadalo. Pero bakit nga po ba nagtitipon ang mga tao? Nagtitipon ho ang mga mananampalatay hindi dahil sa lugar. Hindi dahil malaki o maliit ang kanilang pupuntahan.
nagtitipon sila for two things. Upang sambahin ang Diyos, at pangalawa, makarinig ng salita ng Diyos at pag-usapan ang salita ng Diyos. Pero ang mga tao na masyado maselan, maarte, na talagang kailangan maganda ang lugar, kailangan ganito, ganyan, talagang hindi Diyos ang kanilang hinahanap, kundi ang kagustuhan ng kanilang mga laman na hindi talaga ina-approve ng Diyos. So, nakikita ho natin, ito si Priscilla at Aquila, mayaman, itinaya nila ang kanilang buhay, at sila po ang humahawak ng gawain dahil doon nagtitipon ang mga mananampalataya sa kanilang tahanan. Kaya kung babalikan po natin ang Roma 16, ipagpatuloy po natin ang versikulo 5. Romans 16 verse 5. Sabi ho dito, ipaabot din ninyo ang pangangamusta ko sa minamahal kong kapatkaibigan na si Epenetus. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. So ito po yung pang-apat na tao na binanggit, si Epenetus. At sino ho si Epenetus? Ayon kay Pablo, siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. Biro niyo po mga kapatid, what a privilege. Eh ang laki ng Asia Minor eh. Sa lahat ng tao doon na nakatira sa Asia Minor, itong Epeneto, siya ang kaunang-unang sumampalataya kay Kristo. And it is most likely, siya rin ang mga naging katuwang ni Pablo upang ipalaganap ang salita po ng Diyos sa lugar na iyon. Pagdating po dito sa talatang 6, ikamusta niya rin ako kay Maria na nagsikap ng husto para sa inyo. Now here's what's interesting. Pastor, sino itong Maria na ito? Ito po ba si Maria na nanay ni Jesus o ina ni Jesus? Hindi ho. Most likely, ang pangalan na Maria was very, very common in those days. Very common po ang pangalan na Maria sa panahon po of biblical times in the New Testament. Halimbawa, may tinatawag Mary Magdalene. May tinatawag Mary of Bethany, yung kapatid ni Lazarus. Meron Mary, the mother of Jesus. So Mary o Mariam is a very, very common name sa mga panahong ito. And it is most likely, ito ay isang Maria that is not the mother of Jesus, kundi a very common name sa mga panahong ito. So sabi ng Biblia, itong Maria ay nagsikap ng husto para sa inyo. So lahat ng binabanggit na pangalan dito ay hindi mga tamad sa paglilingkod. Hindi basta-basta, kundi mga seryosong mga nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga kapatiran. Ang iba, itinaya nila ang kanilang buhay. Ang iba ay nagsikap para sa mga Kristiyano. Ang iba naman, hino-host nila ang mga gawain sa kanilang mga tahanan. What does that teach us? It teaches us yung mga binabati ni Pablo dito ay mga talagang dapat batiin. Mga taong nagmamahal sa Diyos at sa Iglesia. Ngayon, sabi po dito sa talatang 7, kamusta rin kina Andronikes at Junias, mga kapwa kong Hudyo na nakasama ko sa bilangguan. Nauna silang mga naging Kristiyano kesa sa akin, at kilalang kilala sila ng mga apostol. Now, here's something that I want to spend time on kasi sa wikang English, greet Andronikes or Andronikes and Junia, my fellow Jews, so mga Hudyo sila, who have been in prison with me, mga kasama po ni Pablo sa bilangguan. They were outstanding among the apostles, kilalang kilala sila ng mga apostol, and they were in Christ before I was. Sila po ay sumampalataya at naligtas bago ho naligtas si Pablo. Now, ano po yung rason at dahilan kung bakit kailangan muna natin pag-aralan ang dalawang taong ito? Because in the Christian church, may mga naniniwala that ang mga pwede lang maging apostol ay mga lalaki lamang. At meron naman in the Christian church naniniwala na ang mga babae ay pwede din maging apostol. So bakit ko po nabanggit ho yun?
Dahil yung mga naniniwala na ang babae ay pwede maging apostol, katulad nila Pablo, katulad ng mga 12 na isinugo ni Kristo, ay dahil po sa pangalan na Junias. So ibibigay ko po sa inyo ang mga ilang interpretation na dumaan na po mula sa kasaysayan ng Christian Church sa kanilang pananaw tungkol po kay Junias. Number one, may mga ilan na naniniwala na itong Junias ay isang lalaki. Kaya si Andronicus at si Junias magkapatid ho yan na lalaki. Mga apostol katulad nila Pablo. That's interpretation one. Interpretation two, magkapatid sila bilang mga lalaki na magkapatid, pero kilalang kilala lamang sila na mga apostol, pero sila mismo ay hindi apostol. Number three, Andronicus and Junias mag-asawa at pareha sila mga apostol katulad nila Pablo. Interpretation number four, mag-asawa sila pero hindi sila apostol kundi kilala sila ng mga apostol. Okay? So bakit ko po nabanggit po yung mga ganyang klaseng ilang pananaw? Because it's very, very important dahil may mga tao na nagtuturo, itong Junias ay pruweba na ang babae ay pwede maging apostol katulad po ng 12 at katulad din po ni Pablo. Pero malinaw, historically, na ang pangalan na Junias, when it comes to its Latin history, ito po ay madalas na ginagamit para sa lalaki lang. However, pagdating po in Greek history, Junias is always a reference sa babae. Okay. So, itong Andronicus at Junias, dahil si Junias po ay babae at Andronicus ay lalaki, sigurado mag-asawa ho ito. So, now we've solved one problem. Babae si Junias. Pero anong ibig sabihin dito nung sabihin po ni Pablo, at kilalang kilala sila ng mga apostol? Now, here's what's interesting. Kung tayo po ay magiging technical lang for a bit, I want you to bear with me. Kung isasalin po natin literally, yung salitang kilalang kilala sila ng mga apostol, it can mean this. They are known in the group of the apostles, or they are known by the apostles. Which of these two ang dapat po kunin natin? It can be interpreted both ways. So, dito na ho po apasok mga kapatid, ang exegetical insight mula sa kabuuan ng Biblia. Dahil wala ho tayong nakikita na ang babae kahit kailan ay itinalaga ni Jesus na maging apostol. At kung babasahin po natin ang 1 Corinto 15, nung nagpakita si Jesus sa mga apostol, walang nabanggit na babae ho doon, most likely, nang ibig sabihin po nitong teksto na kilalang kilala sila ng mga apostol does not mean kilalang kilala sila bilang mga apostol, kundi kilala sila ng mga apostol. They were known for their outstanding service. So it's very important that we know this kasi it may not be now. Pero sigurado makakaharap po tayo ng tao na magsasabi, ang babae pwede magpastor, ang babae ay pwede maging apostol, dahil ito ang sinasabi dito sa Roma 16:7. Pero ngayon alam na ho natin that Junias is a woman, pero kilalang kilala ang kanilang serbisyo from and by the apostles. Na pagdating ho natin dito sa talatang 8, ikamusta nyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus. Kamusta rin kay Urbanus, na kapwa kong manggagawa kay Kristo. At ganoon din sa minamahal kong kaibigan na si Stakis. Verse 10, kamusta rin kay Apelles, na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Kamusta rin sa pamilya ni Aristobulus, sa kapwa ko Hudyo na si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa pamilya ni Narcissus. Now let's pause here for a moment. Mula po kay Apliatos hanggang Apelles, malinaw na ito'y mga subok na, mga manggagawa, mga tapat na naglilingkod po kay Kristo. Na nabanggit ko po sa inyo kanina,
Halos madalas na makikita po natin in the Christian church sa panahong ito, marami po mga mahihirap na kapatiran. Hindi ko po sinabi lahat ay mahihirap, kundi marami sa kanila mahihirap. Pero yung mga hindi mahihirap, tulad po nila Priscilla at Aquila, may mga ilan ho na sumampalatay kay Kristo na ang kanilang estado in the Roman government ay mataas. Halimbawa, itong pangalan na binanggit ho dito sa talatang Gs, Aristobulus or Aristobulus. Sino itong Aristobulus po na ito? Well, it is said in history na itong Aristobulus po na binabanggit po dito, kung pag-aaralan po ang kanyang pinagmulan, his chronological ancestry, his lineage, and etc., it is most likely going to lead you into the palace of King Agrippa I. Herod Agrippa I. Kamag-anak ni Aristobulus, si King Herod Agrippa I. So this shows us that may mga tao pala na mayayaman, mataas sa mga tungkulin at estado na tumanggap kay Kristo. Now maaari, maitanong natin, paano tayo makakasiguro na kamag-anak ito ni King Herod Agrippa I? Well, tignan niyo po yung nasa loob po ng kanyang bahay o kakilala. Verse 11. Sa kapwa ko, Hudyo na si Herodion. Greet Herodion, my fellow Jew. Now, sino po si Herodion? Dahil it was very common in those days, kapag ikaw ay bumili ng alipin o may nagpaalipin sa iyo, you have the power to change their name. Natatandaan niyo po ba sa panahon po ni Propeta Daniel, si Meshach, Shadrach, and Abednego? Nung sila'y naglilingkod sa loob ng palasyo o sila'y naglilingkod po sa kanilang mga amo o Panginoon sa laman, iba-iba ang kanilang mga pangalan. Some was called Belshazzar. Meron naman tinatawag na Bel ganito o Bel ganyan. Yun ang kanilang slave name. So ang mga ito, Herodion, may have been the slave name of this person who was serving the family or ancestors of Herod himself. Now another interesting thing is, may nabanggit na naman ho dito, at sa mga kapatid sa Panginoon sa pamilya ni Narcissus. Na sino ho si Narcissus? In history, isa lang ang Narcissus that is found in historical data. Si Narcissus ay kakilala ni Emperor Claudius at itong Narcissus ay nagpakamatay. Now, bakit ko po kailangan banggitin to? Because hindi sinasabi ni Pablo, batiin mo si Narcissus. Ang sabi niya, batiin mo ang mga kapatid sa Panginoon sa pamilya nino ni Narcissus. This goes to show us a very important thing. Ang mga binabati lang ni Pablo ay mga mananampalataya. Pero kapag hindi mananampalataya, hindi niya binabati. Ito nagpapahiwatig ho sa atin, lahat ng mga liham ni Pablo ay para lamang sa mga Kristiyano. At sino lamang po makakaunawa ng mga liham na kinasihan ng Espiritu Santo? Mga taong pinapatnubayan din ng Espiritu Santo. Kahit anong talino ng tao, hindi niya mauunawaan ng Biblia hanggat hindi sumasa kanya ang banal na Espiritu. Kaya ang pagbati ni Pablo ay hindi po sa pangkalahatan. Ang binabati lang ho niya ay yung mga taong pinapatnubayan din ng Espiritu Santo. Kaya sabi ho dito, sa talatang 12, ikamusta niyo rin ako kina Tryphena at Tryphosa. So these are feminine names, most likely mga magkapatid na babae ho ito. At ano po ang meron sila? Na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kamusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis? Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Verse 13, kamusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ng Panginoon? Kamusta rin sa kanyang ina na para ko na rin ina?
Ano po yung mapapansin ho natin from verse 12 to 13? Ano po yung madalas na binabanggit ho dito na meron na ang mga kapatiran na ito? Mga masisipag, mga naglilingkod, mga nagmamahal sa Panginoon. Here's something very important. Kung si Pablo, hindi niya kinikilala ang mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon, hindi niya binabate ang mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon, how much more of God on the day of judgment? Diba sabi po ng Biblia, at kung ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila'y hinagis sa lawang apoy at asupre. Si Kristo din nagsabi, marami magsasabi sa akin sa panahong iyon, Panginoon, Panginoon. Pero ano sinabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. Now, we have to admit that si Pablo ho was guided by the Holy Spirit. It was the Holy Spirit mismo na gumagabay kay Pablo habang isinusulat po niya ang mga pangalan na ito at siya mismo ang nagpapatnubay kay Pablo to recognize yung mga taong naglilingkod sa kanya. So halos mula kay Phoebe hanggang dito sa talatang 13, mga talaga naglilingkod sa Panginoon. Wala kahit isa sa kanila na easy-go-lucky. Wala kahit isa sa kanila, may mga iba-ibang motibo, kundi iisa lang ang kanilang direksyon sa paglilingkod. Yung mga iba, handang mamatay para kay Kristo. Ang iba naman, itinaya ang kanilang buhay para sa mga kapatiran. Ang mga iba naman, pinagamit ang kanilang tahanan para kay Kristo. So dito ho, pinapakita ho sa atin ng Biblia na bakit mapababae, mapalalaki, mapamahirap, mapamayaman, iisa lang ang kanilang direksyon sa paglilingkod. Bakit ganon? Dahil ganyan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Mayaman ka man o hindi, malakas o mahina, bata o matanda, kapag ikaw ay pinatubayan ng Espiritu Santo, hindi lalayo ang ating pagiging masipag sa Panginoon tulad ng mga ito. Because we have been baptized by one Spirit into one body, into one faith. Now, verse 14. Sabi ho dito, ikamusta rin ninyo ako kina Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila. Now, sino ho ang mga ito? It's interesting. Binanggit po yung pangalan Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, at yung mga kapatid po nila na kasama. It might be that these men may have been leaders of their respective churches dun sa lugar na yon. But we cannot be too certain. Verse 15, kamusta rin kina Philologus, Julia, Nereus, at sa kapatid niyang babae na si Olympas at sa lahat ng pinabanal ng Diyos na kasama nila. Mga kapatid, may napapansin po ba kayo na pattern na nangyayari ho dito? Ang unang mag-asawa na binanggit ay si Priscilla at Aquila. And then yung ikalawang asawa binanggit at si Andronicus at Junia. And it is most likely ito si Philologus at Julia ay mag-asawa din. So nakikita ho natin kung sino po yung mga kapatiran sa panahong iyon. Babae, lalaki, mayaman, mahirap. May mga asawa at posible may mga walang asawa. Iba-ibang klase mga tao ang niligtas ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa Galacia, walang babae, walang lalaki, walang alipin, walang malaya. Lahat na tayo iisa na kay Kristo Jesus. Wala siyang kinikilingan. Kaya naman, pagdating po dito in verse 16, magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. Now, sa Tagalog, iba. Sa ASND, ang nakalagay lang ho dito, magbatian kayo. Pero sa wikang English, greet one another with a holy kiss. Na kung tawagin po sa mga ilang salin ng Tagalog, beso-beso. Kissing.
Now, here are some questions that sometimes naririnig ho natin. Pastor, dahil sinasabi ng Biblia, batiin mo ang mga kapatiran with a holy kiss. Hindi, pwede ko na halikan si sister. Pwede ko na halikan si kapatid. Hindi yun ang ibig sabihin ho nito. Kaya nga sa, nakalagay eh, magbatian na may banal na halik. Hindi halik na may malisya. Hindi halik na may masamang motibo. Na pastor, paano ho tayo makakasiguro ito ang batian ng mga tao noong unang panahon? Kasi ngayon, ang bati ho natin either mano po, yakap, or shake of hands. Wala masyado yung halik-halik as much. Pero noon, that was the most normal way of greeting people. Lalo na, three things. Relative, very, very close friend, o kapatiran sa loob ng iglesia. Now, paano ho tayo makakasiguro ito nga ang gawain sa panahon po ng bagong tipan? Well, tignan po natin ang mga ilang talata. Unang Korinto 16. Unang Korinto 16. Talatang 20. 1 Corinthians chapter 16, beginning at verse 20. Unang Korinto 16, talatang 20. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. At kinakamusta rin kayong lahat ng mga mananampalataya rito, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. O sa wikang English, all the brothers and sisters here send you greetings. Greet one another with a holy kiss. Malinaw ho yan. Magbatian kayo bilang magkakapatid sa Panginoon na may banal na halik. Then, sa ikalawang Korinto, kapitulo 13, ikalawang Korinto, kapitulo 13, talatang 12, 2 Corinthians chapter 13, verse 12, ikalawang Korinto 13, talatang 12. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayong lahat ng mga mananampalataya rito. In English, greet one another with a holy kiss. Very clear. So both in 1 and 2 Corinthians may ganyan. Pagdating po sa 1 Thessalonica, kapitulo 5, ganyan din ang kanilang bate. 1 Thessalonica, kapitulo 5, simulan po natin dito in verse 26. 1 Thessalonica 5, talatang 26. Sabi po ng Biblia, magiliw ninyong batiin ang lahat ng mga kapatid dyan. Sa wikang English, greet all God's people with a holy kiss. Lastly, 1 Pedro 5. 1 Pedro, kapitulo 5. Talatang 14. 1 Pedro 5, talatang 14. 1 Peter 5, verse 14. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sa inyong lahat na nakay Kristo, sumain nyo nawa ang kapayapaan. Sa wikang English, greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. See? Hindi lang po yung mga taga-Roma lang ang buwabati ng ganito. Hindi lang yung mga taga-Korinto lang ang buwabati ng ganito. Hindi lang po yung mga taga-Thessalonica ang buwabati ng ganito. Pati na rin sa panahon nila Pedro. Ito po ay nagpapahiwatig sa atin mga kapatid na ang kultura po noon at ang kultura po ngayon ay magkaiba. Yung alak noon ay hindi pareha sa alak ngayon. Ang pagbati ngayon ay hindi pareha sa pagbati noon. At ang buhay po nila noon in the cultural environment is not the same as the cultural environment today. And why is that important? Kasi sa pag-aaral po ng Biblia, hindi dapat pinag-aaralan natin yung kultura ngayon tapos ilalagay natin sa Biblia. Hindi ho. Kailangan pag-aralan yung panahon ng Biblia para maunawaan po natin how to interpret it today.
So then, anong ibig sabihin po na batiin ang bawat isa na may kasamang banal na halik? Kung natatandaan po natin mga kapatid in Romans chapter 15, di ba natatandaan po natin nung pinag-aaralan natin yon last week? Ano po ba ang nais po ni Pablo na mangyari sa Roma 15? Na ang mga malalakas, tulungan nila ang mga mahihina. Magkaroon sila ng kapayapaan at pagkakaisa na maibibigay lamang ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan. So ngayon, kung ikaw ay si Pablo, at sinabi mo sa mga kapatiran sa Roma, oy, magkaayos na kayo ha. Tapos biglang nag-oo yung mga kapatiran. Opo, apostol, opo, magbabatian po kami. So you think maniniwala lang po agad si Pablo? Hindi. Ito ang gagawin nyo, dalawang bagay. Magbatian kayo. Batiin mo ito. Batiin mo yan. Ah, tsaka hindi lang sa pamagitan ng salita. Magbatian kayo na may kasamang banal na halik. How do you know that someone ay wala ng sama ng loob? Kapag binati nila ang isang kapatiran in the most intimate way, hindi sila mahihirapan. Pero subukan mo batiin ang iyong mga kaaway na may kasamang banal na halik. Hindi natin magagawa. Bakit ho? Dahil doon tayo tinitas ng Panginoon. What is the most intimate way that you can show wala kang galit sa iyong kapatid? Sa panahon po nila Pablo, banal na halik. Sa ating panahon, hindi lang salita, action. Do not love by word only, love by deed, ang sabi ni John. So what can we learn this evening sa mga pangalan na nabanggit po dito? Number one, mga totoong lingkod ng Diyos na ito. Mga lingkod talaga ng Diyos ang mga ito. Wala kahit isa sa kanila, masasabi ho natin, mas mataas o mas magaling. Pantay-pantay sila at iisa lang ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Mga handang gawin ang lahat para kay Kristo at sa mga kapatiran. Pangalawa, ano po yung testing ni Pablo na magkaroon po sila ng maayos na pagkakaisa? Magbatian. Hindi magpapansinan. Papasok na iglesia, hindi magpapansinan. Hindi. Magbabatian. At hindi lang batian lang, such as hi, hello, kundi samahan mo pa ng banal na halik. Sa ating panahon, it could be a shake of hands. It could be asking them to go outside. Tara, fellowship tayo. It may be hugging them, kissing them on the cheeks. Lalo na kung walang mali siya, you really love them. Pero ang pinaka-aral po na makikita ho natin dito is yung pagmamahal po ni Pablo sa mga kapatiran, nais niya kamustahin ang mga ito na talagang tunay na naglilingkod. At sa pamagitan po ng pagbati ho niya sa mga ito, nais niya lalong tumibay ang kanilang pagsasama sa pamagitan ng pagbati at banal na halik. Kaya nawa po mga kapatid, meron po tayong natutunan sa ating pag-aaral po dito sa talatang 1 hanggang 16. Napakaganda po na makikita ho talaga natin dito na hindi porket napakarami pangalan na binanggit, wala na ho tayong matututunan. Hindi ho, halos lahat ng mga ito ay naglilingkod sa Diyos. Sa Biblia, lalo na po sa panahon ni Nehemiah, nung tinulungan siya ng mga tao magtayo po ng templo, isinulat po ni Nehemiah ang mga pangalan ng mga taong tumulong sa kanya. That goes to teach us, kung sa mga tao hindi nila nakakalimutan yung ginagawa mo para sa Panginoon, mas lalo na ang Diyos. God remembers what we do for Him. Gawin natin ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. So this evening mga kapatid, now that we finish verses 1 to 16, at kung lolobin po ng Diyos, maybe two more lessons in Romans and then tapos na ho tayo sa aklat ng Roma, nais ko po buksan ang ating Q&A platform sa mga tao may katanungan tungkol sa ating pinag-aralan or something in general na hindi natin pinag-aralan. Does anyone have any questions this evening? Meron po ba tayo mga katanungan? Kailangan ba na may kasamang halik o shaken na lang ang gamitin? Yeah, so sa kultura po nila noon, Brother Joel, yun ang talagang ginagawa ho nila. Sa ating kultura po ngayon, I think that there's wisdom involved.
Kasi exactly po. Baka isipin may gusto sila sa iyo or may gusto ka sa kanila or baka may magselos. It's just hard to say. Depende lang talaga. Okay? Anyone else have any questions? May mga katanungan po ba related or unrelated sa ating mga pinag-aralan? Sige ha. Aha. Para magturo ng salita ng Diyos. Maganda ka tanungan ho yan. So ang tanong ho ninyo, kung di po nagkakamali ho, is that kung iisa lang naman ang Diyos, pwede naman ako manatili dito, magpatuli dito, total iisa naman ang Diyos. Totoo ho yan. May iisang tunay na Diyos lang. Pero sa ating mundo, makikita ho natin ho, napakarami mga paniniwala. Napakaraming reliyon. Ngayon ho, kung ang pananaw po ng marami is, total iisa naman ang Diyos, lahat naman tayo aakit naman sa langit, iisa naman ang pupuntahan, maari ito po ang kailangan ho natin tanungin. Kung iisa lang po ang Diyos, bakit iba-iba po ang aral? Bakit iba-iba po ang pananaw tungkol kay Kristo? Bakit may mga reliyon na pumapatay ng tao, pinupugutan ng kanilang ulo? May mga reliyon naman na wala silang pakialam sa kanilang kapwa. May mga reliyon naman na nagtuturo, kailangan mo pagsisihan ang iyong kasalanan upang ikaw ay iligtas ng Diyos. At kung iisa lang po ang Diyos, bakit iba-iba po ang pamumuhay ng bawat isa? So ngayon ho, sa Biblia, ito po ang kasagutan ho niyan. Malinaw na tinuturo ho ng Biblia, iisa lang ang tunay na Diyos. Sa Biblia, kapag ginamit po yung salitang Diyos, ito po ay tumutukoy sa isang makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay, at kung saan sulok man itayo sa buong mundo, nandun din siya. Yun po ay isang Diyos. Pero yung iisang tunay na Diyos na yan, na makapangyarihan, all-knowing, all-powerful, and everywhere, ay ibinunyag po sa atin ng Biblia sa pamagitan ng tatlong persona. Ang Diyos Ana, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ngayon ha, sa Biblia, bagamat iisa lang ang tunay na Diyos, makikita din ho natin, iisa din ang kanyang katuruan at layunin. Ang kanyang katuruan is, huwag kang sasamba sa anumang klaseng Diyos-Diyosan, maliban kundi siya lamang. Pangalawa, kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan at tanggapin siya for who He is as God and Savior. And thirdly, kung hindi natin siya paglilingkuran, tatanggapin o pagsisisihan ho ang ating mga kasalanan, may paglalagyan po daw tayo ayon doon sa tunay na Diyos na nagtuturo ho dito sa Biblia. So ngayon ho, to answer the question, can I remain in my religion kahit iisa lang po ang Diyos? Well, the question should be, paano ko makasiguro ng aking pinasukan na reliyon ay tama? Tulad po nito, may mga satanista, naniniwala din po sila na may Diyos. Tama po ba ang kanilang katuruan? May mga Muslim na pumapatay ng mga hindi po nila kauri ng mananampalataya. Kapag hindi tayo naniniwala sa Islam, pupugutan po tayo ng ulo. Kapag may dala ka ng Biblia sa Saudi Arabia, puputulan ang iyong kamay. Yun po ba masasabi po natin tamang reliyon? Sa Biblia, kapag ang Diyos po ay nagturo, iisa lang po ang kanyang katuruan, hindi maraming katuruan ho, kundi iisa po ang kanyang katuruan. Tanggapin si Kristo, mahalin si Kristo, paglingkuran si Kristo upang ating kaluluwa ay hindi po mapahamak. Ngayon ho, kung tayo ho ay mananatili, halimbawa lang ho, mananatili po tayo sa isang reliyon na hindi po tama. Kahit na naniniwala po tayo na may iisang Diyos, pero kung hindi natin iiwanan yung maling reliyon na hindi naman itinuro ng tunay na Diyos, na hindi naman itinatag ng tunay na Diyos, mapapahamak po tayo. Yun po ang sinasabi po ng Biblia. Sabi po ng Biblia sa Juan 14:6, ako lang ang daan. Ako lang ang katotohanan. Ako lang ang buhay. Hindi po niya sinabi, maraming daan. Maraming paraan. Maraming katotohanan. So, ito ho nagtuturo ho sa atin na bagamat iisa lang ang tunay na Diyos, iisa rin ang kanyang tunay na reliyon.
So paano ho natin malalaman ang tunay na reliyon? Well, ayon po sa Biblia, itong tunay na Diyos, nagbigay ho siya ng aral sa pamagitan po ng mga propeta at ng mga apostol. Ang ginawa po ng mga propeta at ng mga apostol po nito, habang sila'y pinapatnubayan po ng banal na espiritu, isinulat po nila ang kalooban ng tunay na Diyos. And 1,500 years later, itong mga isinulat ng mga propeta at apostol ay nag-anyo na in perfection sa tinatawag po natin Biblia. So paano ko matitiyak na nasa tamang reliyon ako? Kung titignan po natin at babasahin po natin ang Biblia at hindi tumutugma ang ating paniniwala sa ating reliyon sa sinasabi po ng Biblia, sigurado maleho ang ating pinasukan. Halimbawa ho, kung ang ating reliyon, halimbawa lang ho ito, sinasamba si Maria, nirerespeto si Maria, nananalangin tayo kay Maria, pero sa Biblia, ayon sa tunay na Diyos, hindi dapat gawin yon, nasa maling reliyon ho tayo. Or, kung tayo po ay nasa isang reliyon na nagtuturo, si Jesus ay hindi Diyos, si Jesus ay tao lang, pero ayon sa sinabi ng tunay na Diyos mula sa Biblia, siya ay Diyos, siya ay ang ating tagapagligtas, nasa maling reliyon ho tayo. So kung naniniwala ho tayo na may tunay na Diyos, meron din po siyang tunay na reliyon na kanyang itinatag. At meron din tunay na Biblia na kanyang binigay na walang iba kundi yung 66 books of the Bible na binabasa ho natin mula sa Genesis hanggang to the book of Revelation. Now, ang magandang halimbawa din ho, tay, may isang relyoso na laki po sa Biblia. Ang pangalan po niya ay si Saulo ng Tarsus. Si Saulo ho, tay, siya po ay napaka-relyoso. Napaka-relyoso ho niya. Naniniwala din ho siya na may tunay na Diyos. Gayunpaman, nung nakilala niya itong Hesukristo na isinugo ng tunay na Diyos, na Diyos din nga na nagkatawang tao, ang sabi ng Biblia, iniwan ni Saulo ang kanyang reliyon at kumapit siya kay Jesus. Another example ay si Moises. Nagmula po siya sa Egypto. Doon na ho siya lumaki. Pero nung nakilala po niya ang tunay na Diyos, hindi niya po kinapitan ang reliyon ng pagiging Egyptian dahil may mga nangyari po sa kanyang buhay. Nakilala po niya ang tunay na Diyos at pumunta po siya sa Egypto upang ituro yung sinasabi ng tunay na Diyos sa mga tao na sa Egypto upang sila po ay palayaan ni Faraon. So, ito ang nagtuturo sa atin na kapag nakilala po natin itong Diyos ng Biblia, imposible manatili ho tayo sa isang reliyon na lumalabag ho sa kanyang katuruan. Ganun ho yun. Kasi ang mangyayari ho, kapag may tinuturo po ang Biblia, tapos yung ginagawa ho natin doon sa reliyon na ating pinasukan, ay lumalabag sa utos ng tunay na Diyos. Kahit ano ho ang paniniwala ho natin, wala tayong ibang niloloko kundi ang ating mga sarili. Kasi alam na ho natin yung sinasabi ng tunay na Diyos, pero the reason why marami tao nananatili po pa rin sa mga maling reliyon, dahil doon na ho sila lumaki ho eh. Yun na po ang naging nakaugalian na ho nila, tradisyon. Kaya napakahirap po sa kanila na umalis po doon. Pero kung tayo ho ay magiging totoo at hahanapin po natin ang katotohanan na na kay Kristo Jesus lamang, sigurado papatnubayin po tayo ng banal na espiritu at tayo mismo kusa aalis sa maling aral at reliyon. So yun po ang sagot ho doon tayo. Dahil may tunay na Diyos na ibinunyag po niya ang kanyang aral sa Biblia, dito ho natin malalaman kung ano talaga nais ng tunay na Diyos para sa atin. Okay? Thank you po for your question. Salamat po. Does anyone else have any questions? May mga katanungan po ba tayo? Any other questions, mga kapatid? May mga ilang katanungan po ba? Okay. Going once. Going twice. Okay. So, kung wala na ho tayo mga katanungan, well, God be praised. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At magbigay na ho tayo ng doxology ho sa Kanya. Okay? Magbigay na ho tayo ng doxology po sa Kanya.